sino nga ba naman ang hindi nakakaalala sa mga sikat na linyang ito ng premyadong aktres na si Nora Honor? Ngunit sino ring mag-aakala na dito pala sa Isla ng Cabra, nag-ugat ang kwentong pinaghugutan ng manunulat ng award-winning na pelikulang Himala? Bukod sa mga turista, dinarayo rin ang Isla ng Cabra ng mga deboto at pilgrims. Dito kasi sa Cabra nakalagak ang milagrosong apparition site kung saan sinasabing nagpakita at personal na nakausap noon ng ilang mga lokal na kabataan ang mahal na Birheng Maria noong dekada 60. Ayon po dun sa aklat na nabasa ko, nagsimula po yung apparition na December 6, 1967 sa walong bata na batang babae na elementary grade lang po sila. Tapos po yearly, sinasabi po ni Mama Mary na daw po ni Mama Mary na babalik siya every March 25. At nangyayari po lagi yun na every March 25, natapos lang po yun noong 1972. Pinaniniwalaan na nakagagaling din daw ng mga karamdaman ng pagsisimba sa lugar at nagkakaroon din ng kasagutan ng mga panalangin ng mga nag-aalay ng dasal dito. Mayroon pong mga gumagaling talaga, yung pong mga hiling nila, yung pong mga nakakapasa sa board, yung mga ganon. Tapos po yung mga, basta po, every time po na nagkakasakit yung mga kapwa namin taga-barangay dito na nasa Manila, ninunobena po dito. Araw ng Linggo nang bisitahin ng aming grupo ang apparition site. Aming naabutan at nakilala ang mag-anak na Prohimo, na taimtim na nag-aalay ng panalangin. Pag-araw ng Linggo, pinadala po namin ang buong pamilya dito. Kasi may mga pagkakataon po na dito lang po namin nakakausap yung Panginoon. Nasaksihan din namin si Melanie na nagtutulos ng kandila sa hardin ng apparition site. Para po yun sa pinsan namin na may karamdaman po ngayon. Nandun po siya sa, ngayon po nandun po siya sa establishment. Hindi po namin alam kung anong meron sa kanya. Pero pinadalangin ko po na saan, anong ang hirap na pinagdadaanan ng buong pamilya. Sana matugunan po ng Panginoon. Sa panahon ngayon kung saan kaliwat kanan ng mga hamon na ating kinakaharap, ang panalangin sa may kapal ang isa sa naging sandalan ng karamihan. Sabi nga nila, walang imposible sa isang taong mayroong pananalig at pananampalataya. Sana huwag tayong mawala ng pag-asa na malalagpasan natin itong problema ito. Alam natin na itong pinagdaraanan natin is a time of purification na madiskubre natin yung ating relasyon lalo sa ating kapwa, sa ating relasyon sa Diyos, higit sa lahat sa ating mahal na ina. Magandang gabi, Pilipinas!